Good morning mga ate kuya. Dito na tayo nag-umpisa mag-vlog kasi exciting dito. Andito na naman ang kinakatakutan ng mga motorista. Ganitong klaseng kalsada. Kung bakit kasi ganyan eh. Well, di naman natin eksperto yan. Bakit ganito ginawa nila. Pero amazing. Ayan, may nabalaw ng truck. OMG, kawawa naman. Tapos wala nang nagka-traffic dito. Paano yun dadaan dito? Sakya yan. Ewan ko sa kanila. Nasimento na pala dito. Dati kasi doon yun dumadaan. Paano kakasya dito sa sakyan? Doon? Ay, buhay. Sana naman lang kung gagawa ng kalsada, huwag naman masyadong inconvenience. Kasi wala namang ibang daanan eh. O siya, sige. Nasa Mondragon pa lang tayo. May pupuntahan tayo, siyempre. Sa Pacific area ulit kasi marami pa doon maganda talagang tanawin, pasyalan, lalo na yung mga libre. Subukan natin niya yung puntahan. Update after 59 kilometers from Katarman, nasa Simuro Junction na tayo. Good morning. Update na sa Palapag na tayo. Dito tayo sa kanilang plaza. Ang lawak ng plaza nila. May mga lumang bahay. Kastila inspired eh. Tapos may kanilang gymnasium. May kasalan pang mga ganap. Congrats El Pueblo di Palapag al Dr. Jose Rizal. Ito yun ah, hero of Palapag si Agustin Sumoroy. Galing. Si Agustin Sumoroy isinilang sa Palapag Samar, namuno sa pag-aalsa laban sa mga Espanyol bilang protesta sa sapilitang paggawa at mga pang-abuso sa mga katutubo. 1 Hunyo 1649 lumaganap ito sa lalawigan ng Cebu, Masbate at Bohol sa Kabisayaan, Iligan, Hilagang Mindanao at Sambuanga sa Mindanao at Sorsogon at Albay sa Luzon. Ito ay kinilala bilang unang malawakang paghihimagsik ng mga katutubo, pinagkanulo at pinaslang ng sariling mga tauhan. 1650. Saklap naman. Pinagkanulo at pinaslang ng sariling mga tauhan pala. Si Agustin Sumoroy. Bakit? Yun pala yan. Basketball court nila. Love Palapag. Tapos sa likod nito, yun ang lumang simbahan nila. Yun o. May natitira na lang yung wall sa front. Dala na siguro ng katandaan. Tapos yun, may bago naman silang simbahan. Andun. Kasalang mga ganap. Yun yung lumang simbahan nila. Meron tayo dyan dating footage video. Yan.
Okay, update. Dito na kami. Nagkuhan lang kami ng baon namin. La Quachero Gaming gihapon. Yan, oh. Yan lang ang aming... Pupunta kami sa... Basta doon. Tapos naka-jersey, oh. Oh. Ini na, muna ini. Muna ini. Ano? Okay, andito kami ngayon. Maglalakad, may ilalakarin kami. Galing ng motor at naglalakad na naman. La Quachero Gaming. At ayun ang karagatan. Kasi, alam nyo ba? Ako rin, hindi ko pa alam. May lagoon pala dito. Blue Lagoon. Same sa yung sa Mapanas. Pero dito, magti-trail ka pa. Yan o. Kutin natin yan dyan. So, good luck. Ingat lang tayo dito. At medyo matutulis ang mga bato. Pag ikay nadapa, tosok lahat. At may mga part na medyo madulas. Yun. At wala na kaming daan. Ayun, nadaan na namin. Ito ay low tide. Low tide pa lang. So, madali pa kaming makapasok. May slight problem lang kami ngayon. Kasi sabi ng lokal, pa-high tide na daw. So, kailangan mabilis lang tayo doon. Kasi yung high tide, para wala na tayong madaanan mamaya at mag-swimming tayo sa mga bato. Oh. Ayan siguro yung level ng tubig, oh. Pag high tide. Pagkaliko mo dito, nakikita mo na yun. Oh, tutulis, oh. So, kailangan, medyo makapal yung gamit yung footwear. At ayun na siya. Medyo, oh, may ano dito, yung alo na. Oh. Andiyan, few meters away. At may kuweba dito. Medyo, ayun, oh, ganda ng formation dyan, oh. May kahirapan talaga dito pagpunta. Pero sabi nga nila, difficult roads lead to beautiful destination. The problem is, there is no road. But there is a beautiful destination over there. Pero tingnan natin. Dahil sabi nga nila, sabi pa nila, to see is to believe. Pupuntahan namin yan. Yan ang may kuweba. Dalawa. So yun. Dito na kami. Yan yung may ano, Ginpandayan Rock Formation. Papalipad na, ay meron ditong flat surface, oh. Pwede dito take off and landing zone sa ng drone. Nakita niyo yung kanina dinaanan namin. Yung motor namin doon namin iniwan sa kalsada. May tao naman doon. Problema yung cellphone ko na kakabit sa controller, naiwan ko sa motor. Amazing. Ayun. Enjoy the view. Dito na ang Ginpandayan. Hello? Rinog yan? Okay na yan? It's all rock in here. There are so many lagoon over here. Taas, taas.
Yun oh. Yan ang Pandayan Rock Formation. Yan. Ay. Tayo. Oo. Stig ni yun blue. Yun. Sira naka-aquarium na doon. Uminom ng tubig. Ah, ulo. Parang bridge to. Ayun, ayun. Butas yan. Oh, ha? Ito nyo yan doon. Yan, ang linaw. Ayun. Yun. Okay, after namin magkakyat-akyat doon, dito muna kami sa Lapinit. Ship Gabriel's. Dahil masarap daw dito. Pero hindi niya ate alam kung ano yung fishing the Korean style. Nang daw ito? Baka yung sweet corn yun eh. Sweet and sour. Isang sa internet. Dito na. Mamata na po siya ate. Sa bali, ako. Robert Osis, Port Sisig, Dinola, di ka natin mo. Oh, pinatong. Iyo, kinakon ito. Itong kasan, pagkabito, ang kakangarap. Ito, Jara. Hindi, mag-lato yan. Sa mga side up. At andito na kami sa Batanes. Batanes ng Mapanas. Yun oh. Wow. Oh. Grabe ang clouds. Astig. Ito Mapanas dito. Municipality of Mapanas. Hubas. Oh, grabe gira. Ikaw pa yan, ano? Stig! Grabe! Pero may nagbabadya yung ulan, pero maganda dito talaga. Oh, kaway-kaway. Hello! Grabe! Di man lang yung didi? Ha? Ha? Hindi, ganito yun. Yan, yan. Nakikita mo yan? Yan. Nakikita mo pa yan? Hanggang doon, nakikita mo yun. Salamat ka at nakikita mo yan. Ibig sabihin, may paningin ka pa. Wow. May ridges yan doon sa selan. Diba? May sigunta kung may bato pa din yung korte ito at dito. Maliinis ako yan, para sa... Ikatuan ka. Ito yung katuan naman, Herbie. Sambawan ito, tagkak nga dito kita sigat niyan dito, kita eh tupong lang si Tiantong ako ano bukid ano iyo, Tiantong nga rin ay, mataas pa sa ito mataas bakit? Ito ang relation sa ito tarin ka elevation elevation